guilty. Ang sinasabi mga kababayan na time is gold, iyon po ang totoo. Ang sagot noon, ang history ng ating bansa po, fake. Just like the present story ng politika, the narratives of the Dilawan, fake. Yung paulit-ulit na sinasabi nila, hindi man totoo. Tulad ng kampanya diyan sa Hong Kong, anong totoo? Nilangaw. Anong report ng Abayas? Ang ganda ng report ng Abayas. Binalansi din nila. Sabi nila, nakalimutan ko yung report din na yon. Sabi niya, marami anya na nag-ipon-ipon dito. May mga nagusto. May mga ayaw. You see? Tapos hindi niya pinapakita yung crowd. Kasi yung crowd, mga kababayan, makikita mo, nasa paligid, yung mga OFW, nagsisigaw, Duterte! Duterte! Hindi yun kinuha ng Abayas. That event, yesterday, will become history. A written narrative of lies. Yun ang isusulat sa history book. Kita ninyo kung paano tayo pinagluloko? In the narratives of these Dilawans controlling the schools, ang daming professor po ng mga Dilawan, ang kanilang mga kwento, yun ang isusulat nila at paniniwalaan ng next generation. Payag kayo sa ganon? Tulad ng mga reports nila abroad, yung kwento ni Lenny na laging nakakatakot. You see? Kaya nga, kailangan malaman ng mga mamamayang Ophirians, ano ang totoo? Ang totoo, pagpunta nila doon, nilangaw sila. Comes now the total rejection of the people of this country, the great Philippines. Mga kababayan, susuplahin natin sila araw-araw. Huwag nating paintulutan ng kasinungalingan nila ay siyang mangibabaw. Yan nga sabi ko, kayo na mga otso inidoro, mag-resign na lang kayo, atras na lang. Sayang. This is not your time. Siguro palipasin ninyo mga 50 years. Yan lang, after 50 years, nasa kabaong na rin kayo eh. Nakabao na kayo kasi matatanda na itong mga... Alam nga lang, lumampas pa kayo sa edad ni Enrile. Di ba? Goodbye na kayo. Di ba? Kasi ngayon, preskong-presko sa kaisipan ng mga Filipino ang inyong mga kadimonyohan. Kaya nga wala kayong makumbinsi. Ikot kayo ng ikot. Ikot kayo ng ikot. Kung ano-anong mga gimmick. Si Makalinta. Makalinlang. Wala? Si Makalinlang. Nagpa-picture. Nakaupo na nakahilata. Kasama si Erin. Nakahilata din. Picture siya. With the three people. Tatlo lang nila. Ang sasama pa ng muka ng mga katabi. Tatlo na nga lang. Hindi makumbinsi yung tatlo. Whereas, mga kababayan, si Glinchong, tapos si Muka, pag pumunta sa ibang bansa, pinagkakagalon, silpi-silpi. Silpi-silpi yung mga tao, nagkakagulo, nag-iiyawan sila. Jis Libron Anay, dito po yan, sir.
Dante, nilangaw po talaga sila dito sa Hong Kong. Yung reportin ng abaya, si Ron Gagalak. Ayon, si Ron Gagalak. Seryon ang nag-report ng kasinungalingan. Bosit talaga, mga bias talaga sila. You have to understand, bakit si Ron Gagalak nandun? He was sent there by the management. Kasi nilawan yung management. And they are there. He is there to cover the election campaign sortie. Because that coverage is a paid coverage. Kaya nga ang ganda ng kwento ni Ron Gagalak. Kaya lang, yung kwento ni Ron Gagalak, hindi nakakagalak. Oy Ron, palitan mo na. Ron, nakakainis, hindi nakakagalak. Palitan mo yung apelyido mo, hindi Ron Gagalak. Ha? Ron, nakakainis. Kasi yung kwento mo, walang kakwenta-kwenta. Fake news. Hindi ninyo maisa ng mga tao. Kasi lahat ng tao ngayon dyan sa Hong Kong, na mga Filipino, mga Ophirians, lahat may hawak na cellphone with camera. Kaya kayo sunog na sunog sa kasinungalingan ninyo. Kasi ang mismong reporter ngayon, every Filipino citizen. Paano kayo gawa ng kwento? Laging nasusunog yung mga kasinungalingan ninyo, booking na booking. Pag live ninyo, matagal nang naka-live yung mga Filipino doon, nakaabang. Wala man tao nga. Yung organizer lang at mga iilan na mga supporter, mayroon din siyempre. Kaya nga yung ginawa ni Lomi, siguro, yung mga kasama, ano yun, nakakaya yung sigaw ng tao, naririnig. Duterte! Pumasok na lang anya tayo. Doon na lang nag-meeting sa loob. Alaya. Ha? Di ba nakakasuka ang ganon? Yan lang talagang mga walang iya. Kung ako nandun, I will order the organizer. Wag na. Napapahiya tayo rito. Ang mga tao rito, lahat Duterte. Lahat iboboto dito ng mga OFW sa Hong Kong. Mabuti si Sarah, Inday Sarah, nakikinig sa nanay niya. Sabi ni Sarah, wala nang anansyo. Wala nang kulay itong eleksyon kasi pinagalitan ako ng nanay ko. Wag ko daw inaaway. Wag ko daw binubuli yung oposisyon. Ha? Wala na anyang kulay. You see? Di bali, Mayor Inday Sara, pag medyo nakalingat-lingat yung nanay mo, birahin mo ulit yung oposisyon. Kasi, sa totoo lang, pag hindi mo, Mayor Inday Sara, bibirahin yung oposisyon, ay, kayo yung bibirahin. And in fact, yun ang ginagawa nila. Walang tigil na kasinungalingan, mga kababayan, yung pinapalaganap ng pinapalaganap. Yung ginagawa mga kababayan ng otso inidoro. You see? So yun. Bayad mga kababayan yung coverage. Every sortie ng otso inidoro. Basta't nakasunod yung reported doon. Pati yung hotel noon, siguradong funded, under contract by the individual senatorial candidates.
Bakit ko alam? Ganun yung gawain namin na nasa mainstream ako. Ang ginagawa po ganito, tatawag yung coordinator nila, yung staff. Hello, sir, manager. May sorti po kami. Pupunta kami pong Hongkong. Ganun yon. Pwede ka niya magpadala ng reporter doon? Kasi kasama yon sa contract. Kasama yon po. Pwede niya magpadala ka doon? Kami niya yung bahala sa hotel, accommodation, pati fare. Kasama yon mismo sa ano. Kaya nakita ninyo lahat ng mga candidates other than itong si President Digong nung magkandidato? Ah, wala. Yung mga reporters, minomora pa ni President Digong. Ayan niya. Mga sinungaling kayo. Yun ang ating Pangulo. Pero ito, ay hindi. Kaibigan nila yung mga reporters. In all this, may allowance po sila. They're ordered. Under order pala. Hindi ordered. They're under order from the management to cover. At ang ilalabas na kwento, yung magaganda lang. Hindi po yung kung ano yung nakita doon, ay hindi yun ilalabas. Kaya nga po, kahapon, talagang tawa ako ng tawa. Tingnan ninyo ikako itong mga taong ito. Parang mga ugag. Niloloko tayo ng harap-harapan. O iron gagalak. Walang naniniwala sa report mo. Wala. We know, bayad yung report mo. We know that. Bakit ko alam? Senior pa ako sa'yo sana. Senior pa ako sa'yo. More than 30 years na ako. Hindi ka pa nga siguro nang lahati sa experience ko sa media. Alam na alam ko ang gawain ninyo. Hindi na ninyo maloloko ang mga tao kasi lahat sila may cellphone with camera at may wifi. Before ka pa nag-on-air na yung mga OFW. Ito niya, oh, mga kababayan, kahit medyo mahirap sila na mag-annotate kasi wala silang training tulad natin. Paulit-ulit yung ano, yung sinasabi ng mga kababayan natin doon. Pero at least naipakita niya. Ito niya yung sa paligid, oh. Tingnan niya ninyo. Nilangaw niya dito. Tapos sigaw ng sigaw yung mga tao. Don't! Nagalukog ito. Never say die now. Sabi nila. Pinapalakas lang ninyo ang loob ninyo. Sige lang. Hanggang kayo matunaw na yelo.